sa today's Paano Ba To letter sender has a question about himself. Gusto niya maging mas confident. I decided to ask the help of someone na kahit maraming mga pinagdaanan sa buhay, mix of issues and insecurities and challenges, sobrang confident at waging-wagi sa buhay. Hello! Ang ganda! Pasensya sa ingay. Hello, mga doggies! Welcome to my home! The one and only, the beautiful, Miss Iza Calzado. Guys, kunin niyo yung aso, please! Edit mo pa yun. Yeah! Letter sender na may issue siya sa life. Ay, bawal sabihin niyo. I'm sorry! Isa pa. Okay lang. So, tawagin natin siyang Mr. Kulang Sa Kumpiyansa. Sabi niya, paano ba maging mas confident? Pag nagsasalita in front of other people, pag naglalakad, growing up, yun na talaga ang problema ko. Mababa din kasi ang self-esteem ko. Natatakot akong magkamali ng sasabihin, ng gagawin, o ng desisyon. Paano ba to? Nako. Lahat naman yata, pagka, especially pag teenagers, kulang sa self-esteem. Ako hanggang ngayon, sometimes, depende sa grupo ng taong kasama mo eh. Yeah. Ang first rule siguro na natutunan ko is to remind myself na lahat ng tao nagkakamali. It lessens the burden na parang, I have to get it right, na parang I have to impress them. Pag naisip natin na, lahat naman tayo nagkakamali. Kumbaga sabi nga ni Patty, room for mistakes, and I'm starting over again. Yes! I think that's the first thing you always have to remember. Everybody makes mistakes. Yeah. Self-esteem kasi, you gain it by experience talaga. Pero pag bata ka, I think a big part of it is, I think, sports is a good outlet. Finding something that you could probably be good at. Or something that makes you feel good about yourself. Working out, soccer, biking. And when you do that, it makes you feel good about yourself. Or even art, music. Just something. Doesn't always have to be an activity na physical. Kasi baka sabihin, hindi ako into that. When you have a conversation with somebody, you bring something to the table. Feeling ko parang dapat, you have to keep up with the times, you have to read the news. Para, parang pag may kausap ka, naputol yung ganda, sorry. Ikaw, I think, when you talk to people, parang ang dami mong contribution. Kasi, ang dami mong, kumbaga, alam ka up to date sa current events. Because you keep up to date. At saka, hindi ako nahihiyang magtanong. Example ko lang, feeling ko pag may mga corporate people akong kasama, lalo na pag bankers, finance, parang, hindi ko naiintindihan. Ang ginagawa ko, sasabihin ko, I'm sorry, I don't know much about what you do. So please tell me about it. People like being asked questions. Right. Hindi tayo nagmamarunong na, oo, alam niya. Kasi mahuhuli tayo. Hi, si Ben. Ben, anong mabibigay mong advice? Upo na tayo. Okay lang ba? Oo naman. Ang ganda ng couch. Okay. Ang ganda ng house mo. Okay. Upo na kami ni Iza. For me, huwag ka matakot na sumagot. Or mag-pitch in. Kasi, I remember so many times, kunyari sa school, na nahihiya ako sa graded recitation. Pero alam ko yung sagot, tapos nakuha ng isa. Parang sayang yung moment, mas nare-regret mo yung things nga na hindi mo sinabi at hindi mo ginawa kesa sa yung mga sinabi mo na medyo palpak. Kasi, applies din sa love life. Lesson learned din yun eh. May ginawa ka, tapos medyo, mali. Iyan naman na lang as, 1 point lesson learned, 2 points lesson learned. Pero kung waging-wagi, kasama sa experience ba? At that makes you person with substance kapag ka natututo ka sa mga experiences mo at pagkakamali. Okay, yung gandang to, pupunta ng event. Thank you, Iza! Thank you! Thank you for asking me to impart ang ganda some ng mga words. Wisdom. Yuck, some wisdom! Ganda. Okay, till next time, bye! Thanks, bye!